makausap. Sige. Anong buong pangalan mo? Ryan Christian C. Mercado. Saan galing ang pangalan mo? Sa nanay at tatay ko. Ilang taon ka na, sir? 39 and 12 months next month. So, kailan ka kumuha ng let? Hindi ako kumuha ng let. Kailan ang birthday mo? February 24. Nice. So, anong zodiac sign mo, sir? Pisces? Sino? Ayun sa'yo. Virgo po. Mas? Sino po po dito ng touch mo? Nung nag-aaral ka pa, sir? Si Mr. Cabrera sa UST. Oh. So, tanong ka lang, sir, anong trabaho mo sa ngayon? Nagtuturo. Saan school ka nagtuturo ngayon? Sa FEU. Private ba yan or public? Private. Anong grade tinuturoan mo? Sa mga second year, ng fourth year. Okay. Anong subject naman ang tinuturo mo? HR related. Teaching ba talaga ang dream profession mo? No. Sinong nag-motivate sa'yo para magturo? Teachers ko sa UST. So, masaya ka naman sa pagiging guro? Mm-hmm. Paano mo nasabing masaya ka? Well, I come to class every day. Gusto ko yung ginagawa ko. Hindi ka ba napapagod magturo? Hindi pa naman. Kung sakaling hindi ka teacher, ano kang kaya ngayon? Full-time, consultant, siguro. HR. Kamusta naman yung kapang guro, mga co-teachers mo? Okay naman sila. Kamusta naman yung vibe sa loob ng faculty room? Anti-social ako, wala ako sa faculty. Paano ka makikitungo sa mga co-teacher na namimersonal? Hindi ko sila kinapausap. Anong format ng lesson plan na ginagamit nyo? Detailed ba o semi-detailed? I think it's detailed. Kayo ba gumagawa ng lesson plan o binibigay na lang sa inyo para i-execute? May ginawa na tapos gire-revise. Sinusunod niyo ba talaga yung nakasulat sa lesson plan? For sure. Ano sa tingin mo ang advantage ng pagkakaroon ng lesson plan? Well, mas organized kung magturo kasi sunod-sunod yung subjects. Ano kaya kung meron man ang disadvantage ng gano'n? Na napakahunta. Ano ang instructional materials ang ginagamit mo usually? So? Well, yun lang yung sa textbook, nandiyan yung PowerPoint namin, nandiyan yung research. Okay. Tapos yung mga binibridge namin yung nangyayari sa industry. So sir, sa lahat ng instructional materials na ginamit mo, ano yung pinaka-paborito mo? Sa org dev. Yung kasi yun, by practice, I do consulting ng org dev. So, nare-relate ko yung real life practice. Tanda mo ba nung demo teaching mo, ano ang una mong ginamit na instructional material? Case. Case study. Okay. Ano pinaka-effective na instructional material? I think yung ginawa mo siguro na sarili, tapos cases, real life scenarios, real life practice. So, alamin lang po namin ano ang pananaw niyo regarding teaching strategies. Pero I would say it's appreciated kasi nakikita ng student kung ano nangyayari sa real life, hindi lang po nila sa textbook. So sir, nadadaldalan ka na ba sa akin? Kasugutin ko ba ito? Hindi pa naman, kasi naghihintay ako ng bayad, so chill na. Paano ka mag-handle ng madaldal na estudyante? Wala, tumatahimik siya mag-isa. They're adults, so I treat them like adults. Napipikon ka ba sa mga magulong klase? Hindi naman, pero I try to exercise patience. Araw-araw ka ba nagpapa-assignment? No. No? Okay. Anong ginagawa mo kapag hindi nag-submit yung bata? Nabigyan ko siya ng isang chance para mag-submit. Tapos after that, plan. Paano mo ina-handle yung kopyahan? Nagbibigay ka ba ng parusa? Hindi sila makapagkopyahan kasi open rooms, open books by groups. Talaga, sir? Hindi malang ang tanong ko. Safety nila, hindi din. Kasi Bo? Wala yung sagot sa lingkod. So, sige, sir. Chill na. May tips ka ba about classroom management?
Siguro ba ibabagayan mo lang yung generation nila kasi kung sobrang strict ko ka, the generation to be different. Anong pinakaayaw mo sa pagtuturo? Mag-encode ng grades? May nakaaway ka na bang magulang o kaya nagalit sa'yo? Wala pa naman. Paano mo i-explain sa isang magulang kapag may problema yung bata? May tips ka ba sa mga ganong klase sa question? Just talk to the parent. Diretsahan, ano yung naging problema ng bata. Ngayon naman, alamin natin yung mga personal opinion mo. Okay lang ba, sir? May choice ba ako? Sige, sir. Pabor ka ba sa mga pagbabagong dinala ng K-12? Bakit? Some of them, yes. Some of them, no. Kasi, yeah, syempre, kasi may opportunity iba na matuto ng mas malalim. Like, say, for example, maraming schools, like, saan ako nanggaling, sa Lourdes School, may robotics na sila ngayon. Anong mensahe mo sa mga hindi pabor o pabor sa K-12? Be open-minded. Parang networking lang. Anong opinion mo about teacher-centered teaching? Hindi, dapat student. So ito naman, sir. Anong opinion mo about student-centered teaching? Well, it should be practice kasi kailangan natin malaman kung yung needs ng bata and address them. Anong opinion mo naman sa pamamalakan ng school management niyo? Personally, I think FAU is run well kasi the brains behind BPI is the one who's running the school right now. So I think we're good. Anong opinion mo sa kalidad ng benepisyong meron ng mga guro dito sa bansa natin? For FEU or as a whole? For as a whole, sir. As a whole, it needs to be improved kasi sabi nga nila, di ba? A lot of teachers are underpaid, overworked. But in FEU, I think we're okay. Anong masasabi mo sa sweldo nila? Ano yung may hawak ng sweldo? Okay siya. It's very competitive. It's good. Ako, personally. Tingin mo anong klaseng teacher ka? Okay. So... Chill lang. So, sir, fast talk naman tayo. Okay lang, sir. Yeah. Okay. Blackboard o whiteboard? Whiteboard. Projector o Manila paper? Projector. Public o private? Private. Christmas vacation or summer vacation? Christmas. Okay, magbigay kami ng one word, tapos ibibigay mo yung first impression mo. Principal or dean? Leader. Advisory class or yung mga classes niya sir? Responsibility. Teaching. Opportunity. Future teachers. Passion. Co-teachers. Professionalism. Anong mensahe mo sa mga kagaya naming nangangarap maging guro? Iklian niyo yung tanong niyo. be passionate with what you're doing. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga estudyante mo ngayon? Mag-aral ng maigi. Ano naman ang mensahe mo sa magiging estudyante in the future? Be critical thinkers. Kung ikaw ang pipili ng tatlong salita na maaalala ng mga naging estudyante mo kapag naiisip ka nila, ano ang mga yun? Org dev. Org dev. Chill lang. Teacher? Aha! Parang karamihan tao rin pala. Saludo kay Sir at sa lahat ng guro sa bansang ito. Bilip na lang ako sa mga teacher. Hindi sumusuko. Asli. Naguro, sa'yo bilib ako. Ika'y bongga, yan ang totoo. # teachers are awesome. Dahil hindi biro ang trabaho ng isang guro. Teachers work from the heart.